Meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Natulong ng abogado rin, pumayag ang Ruiz Coppol na sila ay hindi kayo pinilit na pumayag mag-undergo ng polygraph test. Ganun din si Mark Toroma, si John Patrick Sambahon ay sumailalim sa polygraph examination. For the record, pagkatapos po ng hearing, inabot po ng halos 6:00 na ng gabi natapos yung polygraph test. At sa parte naman po ni Mrs. Ruiz, ito po ay ginawa kinabukasan dahil ang payo ng doktor ay wag muna dahil tumaas ang kanyang presyon. At kayo po ay pinainom muna ng gamot, Mrs. Ruiz. Tama po ba? At kinabukasan pa kayo sumailalim sa lie detector test kasama po ang inyong asawa. Si Chair, meron na akong kikwento na reliable talaga ang lie detector test, polygraph test, depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although meron akong, pag meron akong kailangan ipa polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung ina-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasaker, yung misis pinatay ng tadtad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay? And then, na-interview ko po yung mister. Sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yon? Eh, bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay kanyang misis at yung kanyang mga anak? Imamasaker niya. Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po, yung si mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So ang ginawa ng mga police, pinareinak yung father nung padre pamilya at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito. Kumbaga, matindi sa pagsisinungaling yung Mr. kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, tanong ko lang. Sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa. Po, matanong ko lang, with your indulgence. Noong po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel? So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Paliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Sir Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the counsel of the Ruiz Coppol. Para alam niyo po yung pinag-uusapan, patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy niyo po, Senator Tulfo. So,
yun siya sabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one, nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba. At ang gusto ko mamaya, pati ito mga kulong, so ito, magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo bakta ulit. Sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung police alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga na kahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada. Mr. Chair. Salamat po. If I can cite the pertinent provision of the lie detector result, this is polygraph report 2023-046-C, signed by John Greg Ferran, polygraph examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio, and approved by Assistant Director Romel Papa. Ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nandun nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. And then, nakadalawang attempt yun eh. Di ba? Yung una, yung masamang pakiramdam, okay na bukasan. Yung, wala po. Yung una, wala rin. Wala po. So, tatanungin ko ngayon, ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? How do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po, Your Honor, sa Tagalog, ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung tanong? Ikaw na magbasa? O... So dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Franilyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate Elvi Vergara? Sagot? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya dito ang deceptive reaction. Pag nagsinungaling, kuha ka agad. Yes po. O, ito, nagtanong ako kanina kung nandun yung abogado ng first night eh. Sabi niyo, wala. Ito, sinasabi ni Attorney Mortel, nandun ka raw, Attorney Arugay. Nung magpapirma po, patapos na po, magpipirma ako ng papel. Hindi, nandun ba yung abogado nung unang gabi na sumama yung pakiramdam mo? Ipo-polygraph ka sana, tumaas lang yung BP, kaya hindi natuloy. Your Honor, I was accompanying Mr. Ruiz two persons who were inside the padilla. So you were there? Oo, kasi she was downstairs, Your Honor. No, kasi kung you were present in the premises? I was present during the conduct of... First attempt? At that time, can I relate the sequences, Your Honor? Yung unang pakatapos ng hearing, di ba, I was here from 1 p.m. until 6 p.m., Your Honor, during the conduct of polygraph examination for Mr. Ruiz as well as the two other witnesses. After that, Your Honor, we went down to see my client. Hindi natuloy kay Mrs. Ruiz kasi nga... High blood. Yes, Your Honor. Oo, so nandun, may counsel doon, di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipo-polygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilin lang tayo, nalilihis. So, they were together all that time, Your Honor. Nandun ka. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the You were there. That the NBI was asking her yes, to sign. You were, after you that, were sir, I was... Si abogado naman pala. Ito naman si... Hanggang ngayon pa ba? Hanggang ngayon, abogado. Hanggang ngayon pa, magsisunungaling ka pa rin. Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, tanungin ka lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo rito sa committee nito, wala kang abogado nung kinundak yung polygraph test
sa'yo. Planan doon si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, nagpapirma lang po siya, Your Honor and Mr. Chair, saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka na kasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one... Nakita niya na... alam niya na mayroong polygraph examination. Undergoing polygraph test. Oh. Ngayon, sinungaling ka pa rin? Siya sa dalawang witness, yung kay John Mark... Kay John Mark po ako po yung nag-examine. Okay. Tapos kay Patrick naman po, si Greg Peran po. Patrick. Patrick Simbahan. Yan, Patrick Simbahan po, Your Honor. Simbahan po si Mr. Peran po yung nagkandak ng polygraph test. Kasi both results indicate that there were no specific reactions indicative of deception to pertinent questions relevant to instant investigation. Both of them, ha? Ito yung ano, kay John Mark tsaka kay John Patrick. Pareho ang resulta. So, ibig sabihin, hindi sila nagsisunuring. Yes, Your Honor. No spike ng heart rate, no spike ng blood pressure, nothing whatsoever. Yes, nothing, no indication. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba itsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Ayan, ilan testigo yun itong mga nandito ngayon? Lima, anim, pito, pito. Itong testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito sa kay Manang LV. Paano hindi kami paano hindi tataas ang boss namin? Pare kasi noon lingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? Pito. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magkocorroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Alec LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masawal pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao. No, masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan kung sa'yo ginawa yun? Habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilang taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na, 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Senator Estrada, you can have your water also, my dear colleague. Motion for reconsideration is that Mrs. Franilyn Garcia Ruiz will continue in detention
under the auspices of the Sergeant at Arms. Is there another motion? Well, Mr. Chair, I would like to second the motion of Senator Tulfor with regard to the contempt against Mr. Pablo Ruiz. There is a pending motion coming from Senator Tulfo, duly seconded by Senator Estrada, to likewise detain within the premises of the Senate, pursuant to the rules of the Senate, the person of Mr. Pablo Ruiz, for the same reasons as considered by the committee when it detained Mrs. Ruiz. Having considered the same as meritorious, the committee hereby approves the detention of Mr. Pablo Ruiz under the same conditions, and the Sergeant-at-Arms is hereby directed to facilitate the implementation of the same, subject to the appropriate medical examinations, right of visitation by relatives, as well as the right to counsel. So, approved in open session, given this day of the 25th of September, 2023. OSAA is hereby directed to cause the detention.